ano, saan, sino, bakit, sa paano, paraan. Minsan, ang swerte mo nasa paligid lang. Ang buhay ay ganyan. Nasa palad mo ang pagbabago ng takbo. At walang mangyayari kung hindi mo susubukan. Magbukas ka ng isipan kahit talo may natutunan. And I was reaching for the phone, and all of a sudden, I lost control of the car. I survived dahil tinulungan ako ni Pepito. Pepito, my friend, you're my hero. Ano ba pinagsasabi mo? Ikaw ang hero ko. Dahil sa'yo, may pantaya ako ng loto. Maraming salamat, Tommy, my friend. Ako rin yung nagbigay ng mga winning numbers kay Pepito. Uy, mga pala. Alam mo, yung nasa ospital ako, naisip kita eh. And I dreamt these numbers. Alam mo, maniwala ka, swerte ito. Okay, sulat mo. Okay, sulat mo. Dali, dali. Harap naalala ko. Okay. 7. 5. 12. 17. 4. And 18. You got it? Yeah. Okay. Tama. Very good. All right. Go for it. Ako! Paano yan? Mag-alas 8 na. Magsasara na ang lotohan. Don't worry, Pepito, my friend. Ako mahala dyan. Don't worry. Kaya ko to. Yes. Sige. Ng Tommy. Ano bang mabibili nito? Ni nga, isang kilong bigas, di mabibili nito eh. Ayaw mo ba yun? Di konti lang mabibili mo, mababawasan ang timbang mo. Ganun, mababawasan ang timbang mo. Matigas yan! Ano ba? Ano naman ginawa mo? Wala! Anong wala? Eh, sire, may utang sa akin yung 500 pagkatapos ang babayad, 20 lang. Hoy, huwag mo namang nilalang yung 20. Alam mo, kahit maliit na halaga yan, yan ang bumago ng buhay ko nung tumaya ako sa loto. Oo, at ako, sabi ko sa'yo eh. Huwag mo nilalang yung binigay ko sa'yo. Ha! Pepito, my friend, since we're on the subject of the loto, baka pwede mo ko pahirami ng 20 pesos para makataya ako. Wala ka talagang kahihiyan eh, no? Sige na. Malay mo, baka manalo ako. Tapos, mababayaran ko lahat ng utang ko sa'yo. Ayaw mo ba yun? Talaga. Sige na, please. Ano ba? Sige na. Okay, yes! Oh, 20. Yes!
Thank you, Pepito, my friend. Ah, Pepito, my friend. Baka pwede mong dagdagan ng konti ito. Ah, para makabili ako ng scratch card. Mas may chance ako manalo kung may scratch card eh. Thank you. Ano ito? Piso lang? Uy, huwag mo nila lang yan. Importante yan. Paano importante? Pangkaskas ng scratch card mo. Uy, kaya umiiyak. Ito kasing episode ng mula noon hanggang ngayon eh. Ang sakit sa kiti. Nalaman ko kasi ng bida na may cancer siya. Tapos, nakaratay na. Magkasunod naman namatay yung anak at tawa niya. Makawawa naman siya. Napaka-unfair ng buhay. Pambihira kayo, ang lungkot-lungkot na nga. Dami ng problema ng mundo. Pinapaiyak niyo pa yung mga sarili niyo. Pinapanood. Nakilipat na lang natin sa comedy. Uy, alam, teka! Gusto kong malaman yung kasunod eh. Makinood ka na sa amin. Ay, hindi na. Tutulog na ako. Dito, Pitoy. Dito ka muna. Makikita mo, nakakaiyak. Sige na nga. Ano? Ang sabi ko sa'yo, nakakaiyak eh. Yung mga mukha niya. Natatawa ako. Dalandala. Ed, hindi man lang po ba kayo naluha? Wala po ba kayong puso? Ano ko ba, ate baby? Siyempre may puso si sir. Eh kung wala, di patay na siya. Ay, bakit ikaw? Buhay ka pa kahit wala ka namang utak. Ha? May utak ako? Oo nga, may utak ka. Pero hindi mo ginagamit. Grabe ka naman, ate baby. Oo nga, hindi ako matalino. Pero tao din ako, no? Nasasaktan. Maria! Ang puso ko'y hindi magbabago. Mula noon hanggang ngayon. Hi! Ang baon niya ng mga bata bukas. Imi-midnights na ko lang. Tulog ka na. Maaga pa tayo bukas. Pang-midnights na ko lang. Hindi nga! Sige na. Tulong! May magnanakaw! Mga kapatay, tulungan niyo ako! Be! Si Mila yun! Magnanakaw! Doon ako, tulungan natin! Dali! Silipin mo! Kumuha ka ng pamalo! Kumuha ka ng pamalo! Sige, sige na. Ito! Tulungan niyo ako! Bakugla ng mga bata yan! Di ba sabi ko tulungan mo si Mila? Ba't kumakain ganyan? Eh, baka manakaw eh. O, oh, sige, kainin mo. Ayan na. Halika na. Bilis! Gusto mo tubig? Ha? Relax ka lang. Okay na. Nandito na kami. Malamang yun din na ng loob sa amin ng nakaraang buwan. Eh, hindi malayo. Mila, wa-effect yung nilagay niyong bubog sa bakod niya. Kaya nga eh. Buti na lang sumilip ako na may narinig akong ingay. Kundi, napasok na naman kami. Mas maganda siguro kung palagyan niyo na ng kuryente yung bakod niyo. Be, palagyan kaya natin ng kuryente sa atin. Alam mo ba kung magkano electric fence? Oo nga, no. Pero baka kasi manako yung ano eh. Ano? Yung hotdog. Alam mo, ikaw kanina ka pa. Pero... Nabubog ka. Ako, sorry. Aray! Diyos ko, be! Aray! Sorry, be! Aray!
fits. Madali lang magkabit ng kuryente sa bakod, oh. Kayang-kaya ko to, eh. Baka madisgrasya ka pa niyan. Alam mo, pahirami na lang kita ng pera. Tumawag ka na lang ng marunong talaga. Hindi, yakang-yaka ko to. Yakang-yaka pag ikaw na kuryente, eh. Sir? Excuse me, hinanap po kayo ni Ma'am Tommy? Naku, sabihin mo, busy ako. Excuse me. This will not take long, Pepita, my friend. I just came to introduce you to Jesse. Nakilala ko siya sa Emerson High Alumni Association. Jesse, Mr. Manaloto. Good morning, sir. Good morning. Ano ba sa dyan nyo? Researcher po kasi ako nung show na mula noon hanggang ngayon. Ay, talaga? Fans kami ng palabas na yun. Di ba, sir? You know what? That's perfect. Because the show mula noon hanggang ngayon wants to feature your life story, Pepita, my friend. I bet. Go na yan, sir. Excuse me. Pwede ako mag-audition? Ako nga pala si Robert, driver ni Sir Pepito. Pero marunong ako umarte, sumayaw at kumanta. Gusto mo ng sample? Hindi na kasi... Mula noon hanggang ngayon! Kerry? Kung papayag kayo, sir, i-interviewin ko kayo. Tapos, ipapasa ko sa writer namin yung material para yun ang pagbasehan nila ng script. Okay. Pag nasulat na yung script, ipapabasa namin sa inyo for your approval. Tsaka kami mag-tape. Tanggapin nyo na, sir. Ang problema kasi dyan, hindi naman madrama yung buhay ko. Baka hindi bumagay dun sa show ninyo. What are you talking about, Pepito, my friend? Your life is the perfect rags to riches story. I just want everybody to know about your life. Oh, ikaw mangungumisyon ka lang eh, kaya pinipilit mo si Pitz eh. Of course not. That's not the point. The point, Pepito, is I want everyone to know about your life story. Life story? Eh, di ba nagre-reality show na nga kami? Alam na ng mga tao yung buhay namin. Oo, pero iba pa rin yung malaman nila yung simula ng buhay mo. They will be inspired by it. I guarantee it, Pepito, my friend. Ipapalabas sa mula noon hanggang ngayon yung kwento natin? Yeah. Kaya gusto ko pong gumanap sa role ko si Jillian Ward. Yung pinasabot kami na pangarap. Baka naman di mo maabot yun. Kuya naman eh. Ay, sir. Ako po. Si Bea Alonso po. Ay, good sir. Ako tayo. Gusto ko si Bea. Ay, wala. Hindi. Nalo na ako sa'yo. Tay, sweet. Okay na sa akin si ano si John Lloyd. Ang tanong, gusto niya bang maging ikaw? Talaga, panira ka talaga eh. Uy, basta ako, Marian Rivera. Tapos syempre, ang gaganap sa'yo, Ding Dong Dantes. Sabi mo sa dinag mo. Oo, sabi mo. Ang ganda mo yung ikaw. Madali ka. Taimik muna. Alam nyo, huwag na kayo magtalo kung sinong gaganap sa inyo, ha? Kasi tinanggihan ko na yung mula noon hanggang ngayon. Boy! Bakit mo tinanggihan? Eh, paano na po si Jillian Ward? Eh, Tay, baka naman pwede niyong bawiin. Okay na sa akin si Alden. Walang... Oo nga, sir. Pumayag na po kayo para makita ko si Bea. Diba, sir? Bagay naman sa akin talaga Bea Alonso ang gaganap. Hindi, kasi... Bagay sa'yo maging nanay. Hindi ba? Okay. Ito talaga mali. Natakad yun. Natakad yun. Natakad yun. Hindi bagay sa'yo. Marami yan sa'yo. Natakad yun. Panira ka talaga. Hindi sige naman, oh. Convince nyo naman ulit si Pepito. Ako, sir. Kung ayaw ng case study, hindi namin sila pwedeng pilitin. Alam mo kasi, sayang yung oportunidad din, di ba? The family of Pepito is so well-loved. As a matter of fact, nag-viral nga yung video na kailan lang, di ba? So, why don't you just look at it this way? Na tataas ang rating ng episode niya. Oh. Sorry, sir, pero X na talaga. Kung gusto nyo, maghanap kayo ng ibang friend na pwede. Pero ang gusto namin, yung kwentong nakaka-inspire. Ay, naku sir. Kailangan ko nang umalis. Kasi may bago kaming case study na kailangan ko... Wait. What if we tell the story of Pepito another way? Paano another way po yun? Sit down. What if we tell the story of Pepito through my point of view? I mean, patagal ko nang kilala si Pepito. As a matter of fact, nung nanalo siya ng loto, may kinalaman nyo ako doon. Totoo po ba yan? Yes! Matagal na kami magkakaibigan. We're best friends. Talaga po? Yes!
Okay, fine. Mag-schedule tayo tomorrow na interview. I-ready nyo lahat ng mga kwentong pagkakaibigan ninyo. Pero yung totoo lang. Of course! Akala mo ba magsisinungaling ako? Uy! Hindi ako nagsisinungaling mula noon hanggang ngayon. You like that? Ay, be. Sigurado ko bang gagana yan? Gagana yan. Pinag-aralan ko yan eh. Taka ha. Positive. Negative. Anakot na may itsura niyo. Hindi. O, yan. Yeah. Tapos na? Tutunog yan pag may dumana magnanakaw. Tapos otra. Na? Oo. Oh. Halika. Oh! Ba't tumutunog na? Sabi ko na nga, bay, palipak na naman yan. Nag-aksaya ka lang ng pere. Good morning, Patrick, my friend. Sabi ko sa'yo eh, tutunog yan pag may dumana magnanakaw. You know, I'm truly interested in your improvised electric fence, Patrick, my friend. So, ibenta natin. Kasosyo tayo. What? What? Eh, alam mo, kanina ka pa Patrick, my friend, ng Patrick, my friend, eh. Ano ba kailangan mo? Nako, kung mangungutang kayo, kung yan ang pakay nyo dito, wala kami ipapautang sa inyo, no. Kaya umuwi na lang kayo. No. Hindi ako nandito para mangutang. I want to talk to you about something. Eh, ano ba yun, Mang Tommy? Kasi may project ako sa Kanyogan. Alam ko doon kayo lumaki ni Pipita, di ba? Oo, pero anong project yan? May kaibigan kasi ako na from abroad. Eh, interesado siya mag-invest sa property around that area. Baka naman yung kaibigan mo, scammer. What? No! Legit ito. Kaya nga ako nagtatanong kung okay yung Kanyogan eh. Para masabi ko sa kanya kung okay mag-invest sa property dun sa area na yun. Ano bang gusto mong malaman? Okay. I want to know how it was growing up there. Anong mga ginagawa ninyo ni Pipito nung bata pa kayo? Pati ba yun? Yes! I want to know about all the details of your life in Canada. Ganito kasi yan. Tingnan niyo yung dating bahay namin. Alam niyo, tuwing bumabagyo, yung bubong na yan, hinahangin yan. Ako, Mama, ang ganda talaga ng kwento ng buhay niyo. Alam mo, yan dapat yung nakalagay dun sa anay mula noon hanggang ngayon. Oo nga. Ito. Ayun, umutik. Ito, Mami. Ito. Ito kasi. Ang ginawa ko, kararating ko lang, ha? Tinanggihan mo yung mula noon hanggang ngayon. Ayun ba, pambihira naman hanggang ngayon ba naman, issue pa rin yan? Eh, syempre nangihilayang ako. Kasi syempre, ang sarap ding balikan nung pinagdaanan natin. Ako rin po, tay. Gusto ko rin po mapanood yun. Kasi wala pa ako nung nanalo kayo na loto, eh. Ay, ako din. Parang hindi ko po alam yung kwento na yun. Baka ba hindi, no? Kwento na yun ni Sir dati. Oh. Ha? Oo. Oh, baka nakalimutan ko na. Sir, baka pwede pa replay. Naulit ko nang naikwento to, pero sige. Sige na. Ayan na. Ganito yon. Mahirap kami noon. Habang nakaupo ako sa tabing kalsada, may lumipat na 20 pesos sa harap ko. Galing pala yun dun sa tumaob na kotse ni Maricar. Yung 20 na yon, yun yung ginamit kong pantaya sa loto. Tapos yun,
Nanalo ko. Eh, ito na kami ngayon. Ginawa na. Ngayon alam ko na. Ano alam mo? Na kung bakit po yung apelido niyo Manaloto. Kasi nanalo po kayo sa loto eh. Ang galing. Ako pa, oh. Tingnan mo. Basisir dito, no? Si Mama. So there was this time, yung nasa kanyogan pa kami ni Pepito, when all of a sudden, inaway kami ng mga bullies. Actually, cornered na kami. All of a sudden, tumingin ako sa puno at nakita ko yung bahay ng putakti. Tinirador ko. Nahulog. Lumabas yung mga putakti sa bahay nila. Hinabol yung mga bullies. Actually, may isa pang incident eh. Where Pepito had to take the role of Andres Bonifacio. Wait. Yes. Di ba mas malaki ang tandaan niyo sa kanya? Paano kayo nagkasama sa school play? Dahil kasi, tinulungan ko lang sila. Eh, alam mo kasi, graduate na ako noon eh. I had a lot of time on my hands. Wala na hubang mas madrama doon? Yung iiyak yung mga audience. Like yung kinwento niyo sa akin na may kinalaman kayo sa pagkapanalo niya sa loto. Yes, that's right! As a matter of yung 20 pesos na itinaya ni Pepito sa loto, galing sa akin yun. Galing sa akin, ha? Nagda-drive ako noon and I was reaching for the phone and all of a sudden I lost control of the car. I survived dahil tinulungan ako ni Pepito. Pepito, my friend, you're my hero. Ano bang pinagsasabi mo? Ikaw ang hero ko. Dahil sa'yo, may pantaya ako ng loto. Maraming salamat, Tommy, my friend. Ako rin yung nagbigay ng mga winning numbers kay Pepito. Uy, oo nga pala. Alam mo, yun nasa ospital ako, naisip kita eh. And I dreamt these numbers. Alam mo, maniwala ka, swerte ito. Pagkisulat mo. Dali. Habang naalala ko. Okay. 7. 5. 12. 17. 4. And 18. You got it? Yeah. Okay. Tama. Very good. All right. Go for it. Wait. Yes. Sandali. Kung alam niyong maswerte yung numero, bakit hindi kayong tumaya? Because I wanted to help Pepito, my friend. Alam mo ba si Pepito nung dati? Dirt poor yan. Poorest of the poor. So, gusto ko lang sanang iangatin yung buhay niya. Okay, next. Okay, as I was saying, so nandun kami sa tayahan ng loto, di ba? When all of a sudden, there was a gust of wind. And yung 20 pesos, biglang nag-fly siya sa wind, went on a tree. Ako, paano yan? Mag-alas 8 na. Magsasara na ang lotohan! Don't worry, Pepito, my friend. Ako mahala dyan. Wait. Teka. Di ba may fractured yung braso nyo? Oh. Paano kayo nakakit sa puno? Ah! You know, I forgot to mention to you na may leg fracture rin ako. Kaya ginamit ko yung saklay para kunin yung 20 peso sa puno para maitaya ni Pepito sa loto. Yun yun! Don't worry, Pepito, my friend. Akong bahala. Don't worry! Kaya ko to!
As they say, the rest is history. Totoo lahat yung kinukwento niyo tungkol kay Sir Pipito, ha? Of course, why would I lie? Oo nga naman, no? Sure na mauhuli kayo ni Sir Pipito once na mapanood niya yung episode na to. So bakit yun naman gagawin yun? Right? Right. May balak kasi ako bumili ng TV. Tinitindan ko lang ito. Tinitindan ko yung model niya. Ganito na rin yung bibilin ko. Bibili talaga. Yeah. Alam mo, bago ka bumili ng TV, bayaran muna yung mga utang mo. Of course, I'm going to do that. Sige na. Teka. May tatanong lang ako eh. Tungkol sa pamula noon hanggang... Ayoko nga gawin niya. Ilang ulit ko ba sasabihin sa'yo? Ayoko. Hindi ko gagawin niya. I am not convincing you to do that show. Tinatanong ko lang kung pinapanood mo ng weekly. Ako? Hindi. Really? Oo. Pero si Elsa, yun, lagi nakatutok doon. That's terrible. Bakit terrible? What? Bakit terrible? Ha? Dahil sinabi kasi sa akin ni Jesse na puro kasinungalingan yung show na yun. They get your story, tapos dinadagdagan nila for an effect, for a drama effect. They're liars! Yes! Kaya sabihin mo kay Elsa, huwag na siya manood ng show na yun. Manood na lang siya ng magpakailanman. Mas maganda pa yun. Buti pala, hindi ako pumayag na gawin yung show na yan. I know, right? They're liars! 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 I really hate... Bakit ba di gumagana to? Plastic, my friend. May tanong sana ako sa'yo. Ano yun? Nanonood ka ba ng mula noon hanggang ngayon? Naku, hindi. Mahilig kasi ako sa nakakatawa. Si Janice. Si Janice naman, mahilig yun sa nakakilig. Teka, ba't mo ba tinatanong? Ha? Dahil kasi kunento sa akin ni Jesse. Oh. Na gumagawa lang sila ng kwento para may dramatic effect yung show. Hindi totoo yung pinapalabas nila. Why don't you look surprised? Hindi ba kaibigan may research yan? Of course. Pareho kay sinungaling. Ito naman, commercial lang yan mula noon hanggang ngayon. Tsaka sabi ni Tommy, mga drama-drama dyan. Ako, ni-invento lang nila yan, kaya lipat na natin. Uy, Tay, parang yung kwento nyo. Oo nga, no? Salamat, ha. Dahil sa'yo, may pantaya na ako sa loto. Uy! No, wait. It's okay, Pepito. Don't worry. I'll get it for you, okay? Because you're... Remember, best friends, okay? Best friends. It's okay. Wait for me. Where is it? Okay, sige. Abot mo yan. Yan. You see? Pepito, there you are. You see? But then I told you. Di ba tayo nilipadan din kayo ng pera nun? Kala ko ba tumanggi kang ipalabas yung buhay natin? Tumanggi nga, kaya sigurado ako hindi ako yan. Tsaka wala naman akong kasamang tumaya ng loto noon, di ba?
Salamat, Tommy. Ha. Hindi ko talaga alam gagawin ko kung wala ka dito. Anything for you. Best friend, of course. Ang best friend kong milyonaryo, the Tommy Jones story. Pag naayos mo na yung improvised electric fence mo, ibenta natin. Akong bahala sa punan. Aba, bago yan ah. Ha? Huh? Excuse me. Hello? Pepito, my friend? Hoy, napanood ko yung commercial nung mula noon hanggang ngayon, ha? Anong best friend, best friend? Akala ko pa sinabi ko... Tommy, ba't mo binabaan si Pitch? Ah, nawala yung signal kaya naputol. I have someone no, else Tommy. To go. Tommy! Yeah. Nasabi ko na may ginawa kang kalokohan eh. Anong nangyari, Ben? Tumawag si Ma'am Elsa. Etong si Ma'am Tommy, ginamit yung kwento mo. Sinabi niya, best friend siya ni Sir Pepito doon sa mula noon hanggang ngayon! Wait, let me explain. Huli ka ngayon maglalaro, ha? Maes! Nakalaki yan! Dali! Ay, Tommy! Ay! Disgrasya! Zero seven. Zero five. 12. 17. 04. Tay, buti pumayag kayo na ipalabas to kay Mang Tommy kahit na fake. Hindi, laki na raw kasi nang nagastos ng show para dun sa episode. Naawa naman ako, sabi ko, sige na, palabas niya na, pumayag na ako. Nay, bakit po kayo umiiyak? Asaya nga po ng eksena na nanalo kayo sa loto eh. Hindi naman yun ang iniiyak ko. Eh ano? Yung gumanap na ako. Oh. Gano'n na pa ako kataba? Hindi. Hindi ba? Hindi. Mas mataba kaya kayo. Bakit totoo naman eh? Mukhang ano dyan. Peter! Hindi! Basta na. Alam nating lahat na mahirap ang buhay. Pero para makaya natin yung mga problemang dumarating, isipin na lang natin na ang buhay parang libro na tayo yung sumusulat. Bawat chapter, bawat problema, tayo ang gagawa. At kung nakagawa tayo ng problema, syempre, pati yung solusyon, kayang-kaya. Tayo yung mamimili kung ano yung gusto nating storya. Nasa atin din kung gusto natin na ang ending ay malungkot o masaya. Kumusta ang buhay bilang action star, recording artist, at driver? Okay naman. Masaya. Pero ang gusto ko talaga kasi mag-concert eh. Gusto mo ng sample? Hindi na. Wala yun! Ah, magaling din ako sa mayaw. Bigyan kita sa... Hindi, sandali. Tingnan mo ka. I want to know all the details about your life in Kenyoka. Agad. Kunti lang naman eh! Oh, sige, bilisan mo. Oh, halika na! Wala ka niya ako! Diba? Yeah! Teka lang talaga yan. Be, sigurado baka... Be, ba yan? Kasi gumaganong kaso, hindi ako makaganon kasi yung camera niya.
Gumaganan ako. Gumaganan din. Tapos gaganan ka. Talk to you about something. Ano ba yan, Mang Tom? Ayoko, itutuloy ko to. Ano? Saan? Sino? Bakit? Sa paano? Paraan? Minsan, ang swerte mo nasa paligid lang. Ang buhay ay ganyan. Nasa palad mo ang pagbabago ng takbo.